Magandang araw mga ka-BBSK all over the world! Handa na ba kayo sa isa na namang usapan na magbibigay ng wastong kaalaman sa mga bata at mga magulang? Ako si Ate Mitch, ang palagi niyong kasama sa pagbubusisi ng mga isyung malaki ang kinalaman sa kapakanan ng mga bata. Makabuluhang kwentuhan na may kasamang kulitan. Mga tanong ninyo, sasagutin ko, ito ang Bata-Bata, Sagot Kita! Vacation season na naman ng ating mga bagets at summer na naman. Ano kaya ang pwedeng gawin nating mga magulang ngayong school break na ang ating mga anak at patuloy pa rin ang quarantine? Pero bago natin sagutin yan, ipapakilala ko muna sa inyo ang ating guest co-host na makakasama natin sa discussion natin today. Yan ay walang iba kundi ang internet sensation na si Little K, Attorney Casabal! Hi, Attorney! Hey po! Wow! Very good! Kumusta ka? Okay lang po. O yan, ano masasabi mo ngayong isa ka ng co-host dito sa ating Bata-Bata Sagot Kita? Masaya ka ba? Aba. Kumusta na nga pala yung mga naging Barbie mo? Okay lang po. Tapos nakita ko, pinost mo yung pulis mo at sinusuot mo siya. Oo nga po. Opo, very good. Maraming salamat, Attorney, at napaunlakan mo ang aming imbitasyon sa'yo para maging guest co-host natin. Pero ang tanong ko, ready ka na ba sa ating pag-uusapan ngayon? Apa. Opo, very good. Gina, si Attorney Kay. At dahil G ka na, tatanungin ka agad kita! Ano kaya magandang gawin ng mga bata ngayong bakasyon at habang naka-lockdown sila o naka-quarantine? Alam mo ba anong mga ginagawa ng mga bata ngayon? Hindi po. Dapat sa bahay lang po sila maglaro. Dahil po hindi pwede sila sa labas. Oo nga, tama. Galing mo talaga, Attorney Kay. At pwede natin tawagin niya na quarantines, okay? Mga bagay na pwedeng gawin sa loob ng bahay ng mga bata. Apa. Tingin mo ba karapatan ng mga bata ang maglaro? Apa. Kasi po, kung hindi po sila maglaro, edi iiyak po sila. Oo nga naman. Dapat ang mga bata hindi umiiyak, di ba? Apa. Lagi silang dapat naka-smile po. Uba, very good. Gusto ko talaga yan, Attorney. At syempre, dapat na ipopromote natin ang paglalaro ng mga bata. Attorney, makakatulong ang playtime upang maging buo ang development ng mga bata, lalo na ang pakikipagkapwa o pagpapalakas ng social skills. Apa. Very good. Malaking bagay talaga ang paglalaro. Sang-ayon ka doon, Attorney? O nga po. Mba, very good. Dapat po lang silang maglaro. Hindi lang po sa labas. Dapat din po sa loob. Oo, Attorney. Ayon din sa pag-aaral, napag-alaman na ang mga batang nakakapaglaro at nakakapaglibang ay nagde-demonstrate ng social competence at sila ay may pagpupursige na makapag-graduate sa high school at makapagpatuloy ng college. Tapos, makapagtrabaho na hindi gumagawa ng masamang mga gawain kasi na-develop sa kanila yung kanilang social skills. Ate Mitch, ano po ba pwede kong laruin? Aba, very good na tanong yan, Attorney Kay, kasi napakarami na pwede natin gawin habang nasa bahay tayo. Pero, ilan lang yung mga isi-share ko sa'yo, okay? Ate. Alam mo yung hand clapping game? Alam mo yun, nanay, tatay, nakapaglaro ka niyan? Hindi po ako marunong po. Marami yan na mga hand clapping na dapat na i-develop yan habang lumalaki ang bata. Kasi ito, ang benepisyo nito ay ang pag-endure sa motor skills at focus ng mga bata. So, yung mga jack and poy, di ba? Hali-hali-hoy, alam mo yan? Ah. Sorry, dali. Jack and poy. Dali.
Ayaw niya. O basta yun yung mga bagay na pwede mong gawin sa ating mga activities. At aside from yung mga hand gestures natin, pwede rin nating laruin yung piko. Alam mo ba kung ano yung piko? Hindi po. Okay, itong piko kasi na to, nung bata pa ako, bata pa lang ako ha, hanggang ngayon bata pa rin ako, magandang laro ito kasi ito yung nagbibigay ng balance. Tinitingnan kung ang balance at ang physical fitness ng mga bata ay balanse, okay? So ito, gawin na natin ha, ituturo natin, maglalagay ka kunwari ng mga box, okay? Ito, box yan, okay? Tapos sa bawat box, itong katahakbang, okay? Tapos ito, meron pa rin yan, ayan, tapos ito, ganyan. Tapos hopscotch ang tawag dito sa English. Tatlong box lang, ha? So, halimbawa, ikaw, dyan ka, ha? So, ito. O, diba? Isang paa lang. Pagka dalawa, dalawang paa. Pagka isa, isa lang. Okay? Subukan mo nga dyan. Subukan mo dyan. Ayaw mo? Subukan mo lang para lang yung balanse mo. O, dali. Aalalayan kita. O, hakbang ka ng isa. Hindi ko po ata alam, eh. Kasi po, palagi po kami din na nagraro. Ah, okay, hindi niya daw alam. Okay na lang. Uulitin ko lang, attorney, ha, na ang benefits ng piko ay ang pagkakaroon ng balanse, physical fitness, at ang skills ng mga bata. Tapos, sumunod naman ay ang taguan o hide and seek. Dito naman, mapa-enhance natin sa mga bata ang patience at strategic thinking. Gusto mong itry, attorney? Oh, sige, pikit mo yung mata mo. Cover mo ng kamay mo, ha? Magtatago ako. Magtatago si Ate Mitch. Paano ba ako magtatago dito? Sandali lang. Wait, bilang kang 10. 1. Hindi po kasi ako marunong magbilang. Ako pala problema. 9, 10. Ready or not? Here I come. Nahuli mo ako! O, ganyan! Ganyan yung mga gustong-gusto naming laro nung araw. Alam mo ba? Masaya, di ba? Masaya? Masisiyahan kayo. Okay, panalo ka kagad, di ba? Nagpakita kagad ako sa'yo eh, di ba? Ikaw naman, anong suggestion mo? Palagi din po kami naglaro din po noon. Palagi tinatawag namin yung mga kapisa namin para makipaglaro sa amin. Ba, very good. Ano yung mga laro nyo? Yung tago-taguan din po. Ah, okay. Tapos, attorney, meron pang ibang laro. Alam mo ba yung luksong tinik? Hindi po. Ito yung pinagpapatong mo yung kamay, tapos tatalon yung kalaban mo o yung kung gusto nyo yung kalaro mo na gustong tumalon. Hanggang sa pataas ito ng pataas at kung hanggang saan niya kayang talonin yun. Yun naman ay para ma-develop din ang sa motor skills niya, okay? Alam mo, Attorney Kay, marami pang ibang laro na pwedeng gawin gaya ng 21. Tapos yung langit-lupa, di ba? Langit, lupa. Ang importante lang, attorney, ay laging mag-iingat ang mga bata habang naglalaro. Dapat po silang magpaalam sa inyong mga mama para po hindi sila magalit sa inyo. Tama yan, di ba? Para ang gabay ng magulang ay nandyan din, di ba? Kasi dapat mong ipaalam para nasusubaybayan din kayo. Baka mamaya mapahamak pa kayo at isipin ang mga magulang na mahirap at delikado yung mga ginagawa ninyo, di ba? Siyempre, have fun ang mga kids. Huwag puro gadgets. Ikaw ba? Nag-gadgets ka ba lagi? Hindi po. Dapat po. Hindi lagi-lagi. Ayan, at enjoy natin ang mga larong Pinoy kasi sobrang ako nga, attorney, nami-miss ko na ang mga larong ito. Kaya dapat, habang bakasyon, mai-practice na rin nila ang ganitong mga laro at gawing masaya, safe, at kapaki-pakinabang ang summer natin. Oo nga po. Okay. At tandaan ninyo na nandito pa rin palagi si Ate Mitch para gumabay sa mga batang Pinoy at masiguro ang inyong mga kabutihan. Ang tanong ninyo, sagot ko, ito ang bata-bata, sagot kita!